Kasi kanina po nag-usap kami ng ate ko po na ano may napaginipan daw po siya na makabaon at nakakita po siya ng lalaki na white na nakatungkod daw po. Tapos yung kapatid niya din po nakakita din po siya ng lalaki na black din po sa kanya din po white. Nakakakita po sila yung kapatid niya po na feel niya daw po parang may sumisilip sa kanya tapos yung tinatanggal yung kumot hinihila daw po siya. Yung ano po kasi yung nasabi ko hindi ko lang po kasi sure baka kasi po magkamali ako. Sinabi ko po na yung practice the curse, yung confession, saka yung ano po, yung pupunta sila sa ano po, yung deliverance priest po, saka ano, rosary, yun po yung sinabi ko. Pero hindi ko po kasi alam kung tama po ba yun, may kulang po. So, kung yun ang naramdaman mo, ibig sabihin na open ang psychic ability sa natura na naginip at may nakita. Kasi sinabi ko po, ano po kasi sila to yung ate ko po, hindi kasi ano, kasal, saka di sila, ano, yun yung alam ko na possibility po na nakakita po sila nang hindi ko po nafe-feel at hindi ko naman nakikita yung mga nakikita po nila. So, maliban na nasa kasalanang fornication sila, free love movement, di ikinasal sa simbahan, so mas magiging delikado pa dahil open ang kanilang psychic ability. Ano yung sabi ni Father Sikia? Kung ilang taon ka na hindi nangungumpisal at paulit-ulit ang kasalanan, kahit nangungumpisal umano, mapatawad ang kasalanan, pero ang mga demonyo'y mananatili pa sa katawan. At yun ang dahilan kung bakit yung mga nangungumpisal ay mahirapan. Because not only the sacraments, the sacramentals assist the sacramental, the sacramentals assist the sacraments. The sacramental of exorcism and the ministry of liberation, like the like holy water, etc., assist the sacrament of confession. Okay? Kaya nga, very important, kapag ako 10 taon hindi ako nagsisimba, I am in the state of sin for 10 years, unti-unti kumakapit ang mga spirito sa akin. The longer I am not going to confession, the more and more spirits attached to my body, my emotions, my imagination, my lower faculties. Now I go to confession and also my soul belongs to the devil. Ngayon ako'y nagkumpisal, what will happen? The Lord forgives me, my soul is free. But hindi automatic nawawala ang mga spirito na nakakapit sa katawan ko. That's why may mga tao, Father, gusto ko na magbagong buhay, ngunit napakaraming hadlang. Ngayon na gusto ko maging isang mabuting Katoliko. So, dapat marinig nila ito, no? Kahit pa magpa-deliverance pa sila, kahit pa mangungumpisal pa sila, pero mananatili sila sa buhay na hindi kasal sa simbahan, napakalaki pa ang portal, pintuan sa buhay nila na dapat isarado nila. Bro Wendell, idagdag natin dyan na kaya nga sa Catholic teachings natin about marriage, those who live in and civil marriage are public sinners, sabi doon, they can't receive communion and absolution until they separate from one another and remarry. So ibig sabihin, kaya pala hindi bibigyan ng absolution o sa confession yung dapat dahil nga hangga't nandoon ka magkasama kayo, nandoon pa rin, no? 'Di ba? Nandoon pa rin yung mortal sin eh. So kahit i-confess mo na i-confess, ayaw nyo mag-separate. Kaya nakalagay doon separate. Kaya yun ang sinasabi ko sa mga lead-in at saka civil marriage, no? Separate talaga solution. Kasi ganun din eh. Kahit anong confession mo, kung
kahit ka i-absolve ka pa, papatatawarin ka ng Diyos sa pamamagitan ng pare, bigyan ng absolution. Kung magkasama pa rin sila, kaya siguro nilagay yung separate. Kung magkasama pa rin, nandun pa rin eh, no? No. Kaya so tama yung dahilan na separate talaga, no? Para mawala yung yun nga, no? Yung bandage, and at the same time nandun na yung spirit of ano, lust na eh, nandun na eh, yung bad spirit eh, no? Hindi mawawala yun. No, Bro Wendell? So, na pakinggan natin si Father Joseph ngayon, kung gaano katagal na napaulit-ulit ang kasalanan, abay, pabigat-pabigat ang mga espiritong kumakapit sa katawan. Kasi walang willingness sa sis Margie, no? Ang problema kasi sa tao, yung willingness to change ba, no? Ang tawag doon, improper contrition, no? So kapag hindi proper yung ano ba yung improper contrition, ibig sabihin mag-uumpisa ako ngayon pero hindi ako sigurado kung si separate o kung magpapakasal ako sa pari o hindi, walang ganon. So kaya kasabi na utos ng simbahan na sis Margie, no, dapat talaga yung tanggalin yon. Actually yun ang isa sa mga doorway, di ba, Bro Wendell? Oo. Yung mismo pag ano eh, napakalakas na door na ano noon eh, na nandoon sila sa walang basbas ng simbahan, sis Margie. So thank you po.